Kasama san man sulok ng bayan, basta sa kapwa may Rich Falcon TV, lagi maaasahan, laging nandito, lagi n'yong makakasama. Problema ay isang tabi, tayo'y magkakaisa. Pagtulong sa kapwa, ang kanyang mga video sa inyo, siya ang inyong kapatid. Sabay-sabay, mga kapatid na palaging nandyan, hinding-hindi mawawala anumang problemang dumaan. Rich Falcon TV, Rich Falcon TV, sa kanyang mga video ay tumutok ka lang. Siya ay maaasahan sa kanyang mga farming, mga charity sa nangangailangan, kanyang tutulungan hanggat kanyang makakaya. Sama-sama tayo at pagkakaisa, mga kapatid, siya ay laging nandito, Rich Falcon. Sabay-sabay, mga kapatid na palaging nandyan, hinding-hindi mawawala anumang problemang dumaan. Rich Falcon TV, Rich Falcon TV, sa kanyang mga video ay tumutok ka lang. Siya ay maaasahan, sa kanya ay sumuporta ka na, sumuporta ka na. Sama-sama tayo at pagkakaisa, mga kapatid, siya ay laging nandito. Sa kanyang mga video, lagi kang manood, mag-subscribe ka na at lagi kang sumunod. Sa pagtulong niya, problema ay nawawala, laging magpapasaya kahit nasaan ka man. Tulong-tulong tayo, mga kapatid. Sama-sama tayo, mga kapatid. Sabay-sabay, mga kapatid na palaging nandyan, hinding-hindi mawawala anumang problemang dumaan. Rich Falcon TV, Rich Falcon TV, sa kanyang mga video ay tumutok ka lang. Siya ay maaasahan. Sabay-sabay, mga kapatid na palaging nandyan, hinding-hindi mawawala anumang problemang dumaan. Rich Falcon TV, Rich Falcon TV, sa kanyang mga video ay tumutok ka lang. Siya ay maaasahan. Mabilas. Nahirapan si Kuya magsalita, ano? Na-paralyze po siya. Paralyze. Stroke po talaga? Stroke. Ayan. So ito po yung kanilang bahay. Medyo maganda naman po yung kanilang bahay, ano? Dahil yung anak pala nila ang nagpatayo nito. Ano po sabi nyo? Parang nasunog? Nasunog din. Accident. Accident. So, saan po nasunog yung kapatid nila? Sa ingali, ito may shoot? Saan nasunog? May shoot? Saan po nasunog si ate mo po? Mandaluyong? Ah, sa Mandaluyong daw? Mandaluyong. Kami marang. Yung anak nyo po? Si Cristita. Si Tita. Yung namatay? Ay, si Cristita. Apo. Ito, sa Mandaluyong. Bakit po, Nay? Ano po nangyari at nasunog siya? Awang ko po. Bali, nagtatrabaho po siya nang siya po ay nasunog? Si ang katiwara sa harong. Ah, namamasukan. So, ano pong nangyari na nung siya po ay nasunog? Natulungan po ba kayo nung ano? Nung amo niya? Hindi po. Wala pong ibinigay sa inyo? Wala. Mamasahi lang. Eh, nasa na po yung anak nyo na ipalibing nyo na? Na ipalibing.
Nasa ang kurong-kurong ito. Na dahil nakremate siya. Nakremate. Eh ano pong pinagkakakitaan nyo ngayon? Wala po nga. Ah. Yagis. Ano po yung yagis? Yung sigid yun. Ano, ting-ting. Yung ginagawa ba kong sigid? Sa walis? Opo. Ah, walis ting-ting. Nagkakayas kayo ng dahon ng nyog. Oo. Ayan. Magkano naman benta mo ng walis ting-ting? 25 ang sahod. Saan ka kumukuha ng dahon? Yung mga nahuhulog. Ay, mga nahuhulog na. Yung mga, edi ano na yun? Yung mga tuyo na? Oo. Okay, di ba ba yun? Pwede. Di ba malambot na yun kapag... Yung mga bagong hulog, matigas yun. Yung bagong hulog, iyang kinukuha ko po. Nakakailang walis ting-ting ka naman sa isang araw? Ay, nakaka-duo. Dalawa, tapos magkano isa? 25 po. O, di 50 pesos. No. Kulang pa piling bigas at ulam? Wala po. Eh ngayon, ano pong pagkain nyo? Nagugulay-gulay na ng buti may kanin ka ngayon, may bigas. Mayroon lang po. O, saan po galing yung bigas mo ngayon? Binibigay man po ng anak ko po. Ah, may anak ka pa? Yan, oh. Ah, anak niyo po yung nandito sa kabila. Ah, may anak pala siya dito. Po. Doon. Eh, lang nangyayaman din na po silang bigyan. Wala nang ting bayo sa trabaho yung asawa ng anak ko. Ano po ba ang trabaho nung, ano, nung anak ninyo? Tindahan. Tindahan. Eh, tuwing kailan ka po na ibinibigyan ng ano, budget ninyo? Araw-araw naman? Eh, paano kapag di ka nabigyan, di wala kayong pagkain ni kuya? Ah, nakakaintindi na ako ng konting Bicola. Pero, si kuya, maganda naman ang katawan. Ha? Mayroon ko ngayon mag-translate. Ayun na nga lang. O, si kuya, o. Eh, si kuya, ano na lang ang pwedeng gawin? Anong kayang gawin ni kuya? Wala na? Ganyan na lang talaga siya. Nakakaligo pa naman siya. Alaga ang sarili. Nakaalaga ang kumanyan. May sakit po ba siya sa pag-iisip? Wala po. Ano lang po siya. Talagang na-paralyze lang siya. Simula nang na-paralyze siya, parang pati yung dila niya. Umurong na. Umurong na po. Kaya nahihirapan na po siyang magsalita. Dati po nakakapagsalita man siya ng maayos. Okay. Tapos nang yung nung nagkasakit na siya, yun, nahihirapan na siya magsalita. Bali, ilang taon nang nangyari kay kuya yan? Ilang taon na daw. Ilang taon ka na nagkaganyan, kuya? Apat na taon? Oh, matagal-tagal na rin, ano? Buti maganda pa rin ang katawan mo, no? Naalagaan ka talaga ni nanay. Ang bait naman ni nanay. Eh, nay, yung ilan ba ang anak mo? Sampo, kuya. Sampo? O, di may pito pa. Asan yung pito? Ah, ito yung isa. O, may... Ano sa Manila? Bakit po wala po ba silang hanap buhay doon? Alam nila po yung hanap, yung sitwasyon nyo dito? Okay. Alam mo, Nay, pumunta lang po kami dito kala Pastor Noli. At dahil si Pastor Noli po ay nagsishare ng gospel sa inyo, tama po ba? Ayan, so kami po ay na-move ng Lord na dalhan kayo ng... Opo, pagkain. Alam na ni nanay. Alam ko po. Alam mo, nanay. Ayan, so, kasama ko po si Aljos Eagle TV. Ayun, no, yung aking asawa po. Ayan, at ito po sila Pastor Noli at saka si... Sister Ben. Sister Ben, saka si... Sister Florence. Sister Florence. Ayan, magkakasama po kami. Kuya, ano ang pangalan ni kuya? Juan. Kuya Juan. Ayan, so, meron po kaming konting daladala para sa inyo. Mami, i-present mo na. Ikaw na mag-present. Ayan, meron po tayong 5 kilong bigas. Ayan, para meron po kayong makain. Mga ilang araw na po tatagal yan? Isa-isa man lang po ang pagkain. Ito ka na, Nay, grocery. May grocery ka pa? Tignan mo kanin laman ng grocery, Nay. Buksan mo po yung grocery mo. Ito, may sabon ka pa. Para may panglaba-laba ka na, Nay. Buksan mo yung grocery mo, Nay. Buksan mo yung grocery mo para makita mo. Ano mo po siya? Ayan, para po dun sa mga nag-sponsor po sa atin, ito po, konting nakayanan po natin ay binigay po natin kila nanay. Ano pangalan ni nanay? Maishon. Si nanay Maishon. Ayan, sige, Nay. Merong ano ka dyan? May, wow, may energy si nanay.
May tinapay. Ayan na, doon. Lagay mo muna doon. Oh, may energy pa dito. Isa. At meron silang gatas. May mga noodles. May kape pa pala. Ayan. Ayan, at may noodles kami. Sardinas ka, nanay. Ah, may corned beef pa ba dyan? Wow, grabe naman. Ayan, may guess. Para pagka nanguha ka ng gulay, nanay, igisa mo na lang sila, no? Ayan, so... Yung anak niya na pito sa Manila... Well, anim. Ah, anim na lang pala na. Hindi, may isa pa dito. Oh, lima na lang. Oh, lima na lang. Dalawa po yan, mabae na yan. Ah, dalawang babae nandyan. Isang lugar lang din pala. Ayun. At nakakatuwa naman kasi kahit papano ay tinutulungan po pala kayo. Ayan. So, meron ka pa daw isang anak na paralyzed din. Ay, naroon sa Maynila. Yun po yung... Ay, paralyzed din. Agong ni Udin. Bakit po napaparalyze mga anak mo? Manugang yun. Ah, manuga. Ay, manugang yun. Ano po ba yung mga nahahigh blood? Baka nagiinom. Hindi naman po. Eh, si kuya, nagiinom ka? Ah, hindi na daw. Kuya, yung... Itong kasagsaga na naman ng... Ano, ay naaakit siya. Ah, naakit ka pala ng pag-inom. Hindi po. Ayan, natatawa na lang tuloy sa atin si kuya, oh. Nanay, ilang taon na po kayo? Ha? Ilang taon na po kayo? Ilang taon? Ngay, pagka 50 ka pala, mas matanda ako sa iyo. 52 na po ako. Magkasing edad pala tayo. Ate na lang tayo. Anay, ano po masasabi mo na meron kang mga regalong natanggap ngayon? Inaasahan mo ba yan o hindi? Hindi po. Hindi mo alam na may darating di na blessing? Hindi mo nga po nag-aalok. Ganyan po si Lord, di ba? Ganyan po ang ating Panginoon. Kung saan dumarating yung mga pagpapala, binibigay niya ng hindi natin inaasahan. Tama po ba, Pastor? Amen. Ayan, si Pastor Nolip. Kasi po, maaaring kayo yung... pinili ng Diyos ngayong araw na to para mabahagi na natin ng konting blessing. Ano po? Ayan. Ano po masasabi mo, nanay? Ano masasabi mo po na may mga natanggap kang blessing? Ay, salamat lang po. Salamat. Ayan. Nakakatuwa naman si nanay. Pero praise God, po ang kanay na nanay po yung... Pa? Bako ang kanay na yung kanay taga sa namatay mo inapo dito sa bahay na ay ganun yung anak ko namatay dito nagsakit na naman po ito tubaga mag-asawa baga taga Samar dahil baga din man ako nag-aaram kung nakupaan ko itong mga ulod. Ay, ganun? Sa katawan niya? Dito. Mga ano po yan? Mga gawa ng masama. Siguro ay itong kinawa. Ano? Sa Bible naman may mga ganyan. May mga mangkukula, mambabarang, mga mapaggawa ng masama na kung saan ay sabi ng Panginoon ay yun yung kanyang mga kinasusuklaman. Tama po ba? Amen. So, maaaring may mga ganyan, pero kung tayo po ay may Kristo sa puso natin at nananampalataya tayo sa Panginoon, ay yung mga ganyang bagay, hindi po yan lalapit sa atin. Okay, so bago po natin maging ano itong araw na to, so hilingin natin si Pastor Nolly na makapag-pray para po sa atin at para po sa pamilya. Sige po, thank you po, sir. Tayo po ay mag-pray sa maraming salamat, God, sa pamilya ng Ibo, Panginoon. Kay Kuya John at kay Vision, Panginoon. Diyos din, Lord, sa pamilya, Panginoon. Lagi mo silang itugpon, Lord. Sa iyong mapagpalang kamay, Panginoon. Lagi mo silang ingatan, palakasin, Lord, na kung saan, Panginoon, ang kanilang mga needs, Panginoon, araw-araw.
ay siya lamang nila inaasa pa dito. Salamat God sa pamilya ito, Panginoon, lagi mo silang samahan, pagkalaban ng sapat, ng halap buhay, Panginoon, kung saan, Panginoon. Wala silang ibang nasaan, kundi ikaw, O Diyos. Salamat din, Panginoon, sa mga kapatid na narito ngayong hapon, Panginoon. Salamat sa tagumpay, salamat ibang sa nakatasan na pinigay mo sa amin, Lord. Salamat sa Holy Spirit, Lord, na guide namin, Panginoon, sa akin, O Diyos. Salamat sa iyong karangalan at kapulihan sa tagumpay ng Jesus. Amen. Ayan, so maraming salamat po, Pastor Nolly. Ayan, so yun, kuya, no, pakalakas ka, no, mag-pray ka sa Lord na palakasin ka ng Panginoon para kahit pa paano ay bumalik ka sa dati, no, at makapag-trabaho ka, makatulong ka kay nanay. Tama po ba, nay? Ayan, si nanay po ay medyo may edad na at mabuti na lang at pinagpala ng lakas. No? At malakas pa si nanay para po maka-survive silang dalawa ni kuya. At salamat din po dun sa mga anak ni nanay na tumutulong pa sa kanila. Ano? Ayan. So, ito pong bahay po nila, bagamat simentado, pinagawa po ito nung kanilang anak na namatay daw po habang nasa kanyang trabaho dahil nasunog po yung lugar na pinagtatrabahuhan niya. At kasama daw po siya sa nasunog. So, yun po yung nagpagawa nitong bahay nila. So, that is for, ano na, mga long time ago na, no? Mga ilang taon na siyang patay? Ah, 2013. So, almost 9 years. Ah, hindi. O, tama. 9 years. 9 years. So, 9 years na daw po. Isang bahay na to ay pinagawa po ng kanilang anak. Ayan. So, hindi natin talaga alam ang oras at panahon, kaya dapat tayo ay prepared. Wala pong pamilya yon, yung anak nyo namatay? Hindi pa siya nag-aasawa nun? Hindi po. Yeah, maganda daw po dati ang buhay nila nanay nung buhay pa yung kanilang anak. At ito nga, nakapagpatayo ng magandang bahay. Pero hindi na napinturahan, ano? Hindi na napinturahan, kaya parang medyo madilim tignan. Tignan ko lang na ya. Napakaganda ng bahay nila. Oo, kung napapinturahan ito ay napa. Anak nyo rin yun nandito? Tapos mayroong ilan? Dalawang kwarto? Ganda ng pagkayari, ano? So, 9 years na po mula nung namatay yung kanilang anak na nasunog daw po sa... May picture siya dyan, nanay? May wala siyang picture? Ah, di bali na. Hinano talaga ito, dinisign talaga ito na maganda. Ganito yung usong bahay dati sa Manila. Pero ang nakakalungkot doon, yung hindi sila tinulungan pagkatapos na mamatay. Oo, kasi dapat merong ano, kahit pa paano merong tinanggap sana yung pamilya. Ay, bakit? Pwede po ba yun na kapag nakalista na, nawawala pa? Grabe, no? Hindi po pwede yun. Dapat bine-verify po yun. Ayan, mga kalinga po, medyo lumakas po yung buhos ng ulan sa labas. At medyo dumidilim-dilim na rin po. Lakas po ng buhos ng ulan.
At kami po ay nandito pa rin sa labas ng bahay ng pamilyang inayudahan natin ngayong araw na to. Naikwento lang po sa amin to ni Pastor at yun na nga po ay pinuntahan natin ngayon. Yan, kukuhanan ko lang na ya kasi para makita, malay mo makita nung amo niya. Yan, so ito po si ate, medyo ano. Ito po yung ano, breadwinner sana nila na tumutulong dito sa kanyang pamilya. Tapos nasunog daw po sa trabaho na kasama siyang nasunog at namatay. So magmula daw po noon ay hindi na daw po nakatanggap ng tulong ang pamilya mula sa amo ng anak nila na ito na namatay sa sunog. So ayun, sana po ay may makatulong para po yung kalagayan nila nanay at ng kapatid na ito ng namatay ay makasurvive pa, no? Kasi walang-wala na po silang pinagkakakitaan ngayon. Para lay si kuya at si nanay naman po ay 70 years old na mahigit. Mabuti na lang po at medyo malakas pa. Yeah, so God bless po at mabuhay po tayong lahat. Mga kalingap, maraming salamat po. Tignan mo, oh. Kamukha. Yung mga pamilya mo nanay, taga saan? Taga saan ang pamilya mo? Taga la, ano daw siya? Taga Sursugun. Kamukha lang niya. Kali mo, kasi diba, dayo lang sila doon. Taga probinsya lang din yun. Kaya binibenta eh. Hindi pa po yan na yung pinaka-blessing. Mag-pray lang po tayo, baka mas marami pa po, no? Ay, naiyak si nanay. Basta wag lang po kayo magsawang manalangin. At ano po, kapag kami pagkakataon po kayo, attend po kayo sa church. No? Sa church po nila, Pastor, dyan lang po. Sa may malapit lang po. Si Lord lang po talaga ang makakapagbigay sa atin. Balang parang at nay, yun na po yung pasasalamat mo sa Panginoon. No? Mag-attend po kayo sa simbahan nila, Pastor, para mas lalo po kayong pagpalain ng Diyos. Ayan. Kung kakayanin. Tama po. Tao lang po yung ginagamit lang. Amen. Sa inyo ng pagpapala, pero ang Diyos po ang nagbibigay ng pagpapala. Amen. Para ihatid po sa inyo. Ayan, no? Iniahatid pa. Dati hinahanap natin. Tama na, Pastor. Dati yung pagpapala hinahanap natin. Sinanay daw po kasi, mga kalingap, hindi ko napapasama sa mga listahan ng senior kasi po nawawala daw po yata yung pangalan niya sa listahan. Sa benepisyo ng senior citizen. Yung po na senior citizen, lagi po naglalako yung pangalan ni nanay. So, yun po mga kalingap, sa... Yun na lang sana pala yung pwede niyang source. Nawawala daw yung pangalan niya dun sa listahan kaya ewan ko tayo bakit naglalako. Baka ano nalista sa tubig. Kanit na lang. Sa tapinot na po lang wala na yung pangalan niya. So sige, para kung sakasakali man ay nawa ay magtuloy-tuloy po yung pagtulong po sa inyo nanay, ano? Kahit man lang paano kung kahit na ano lang yung maiabot, no? Yan. At nawa ay maraming hipuin ang Panginoon na pwede pong tumulong sa inyo. Kanyang dalawa ni Kuya Jun. Kuya Jun ay magpagaling ka. Magpagaling ka, Kuya, ha? Bata pa ito si Kuya Jun pagka ito yung mga... Pahilot. 40 years old na nga tayo ito. Ayan, so maraming salamat po sa inyo, mga kalingap. Salamat po sa inyong lahat. Pitong bahay nila nanay ay pagpasok namin malinis. Sabi po ni nanay, ang naglilinis po pala ng bahay nila ay ito si Kuya.
Ayan, siya daw po palang nalinis. Kahit po paralyzed yung kanyang kalahating ano, ay nakakagawa si kuya ng paraan para makapaglinis-linis ng bahay. Kaya pala kahit lababo, nahugas ka pa ng pinggan? Oh, naghugas pa siya ng pinggan. No, naasahan pa rin po pala nanay na kahit na ganyan ang kalagayan ni kuya. Tama yan kuya, pagpatuloy mo lang ha. O, exercise mo na yan. Tingnan niyo po, oh, malinis po talaga ang bahay nila. Meron lang po talagang... Ay. Ah, sige nay, magpaalam na po kami ano. Ayan at patuloy po kayong pagpalain ng Panginoon at ingatan po kayo lagi sa pangalan po ng ating Panginoong Jesus. Amen. God bless. Nanay, kami tutuloy na po at gabi na po. Bumagsak na naman ang buwan. Ang gawa ko. Alam po ito po sir. Tapos ito na linis yung pinto ba? Basta po first coat lang. Oo. Ang mga gastos. Dapat ito bisyo kaya ay white. Kaya yeah, kapag ka white masyadong ano. Opo, sura. Magiging madumi naman no? Kaya ano mga para medyo maging maano yung buhay nila. Maging maliwanag. Yan, sana po ay sunod ng mga pagkakataon na madala natin si nanay ng mga 25 kilos na bigas para may makain silang dalawa ni kuya. Ni Kuya June ba? Ayan, tapos ano, sana mapapinturahan tong bahay nila, no? Mga isang balde siguro, kasya na ito para pumuti lang. Si ano, iba rin po kasi yung ano, yung reflection ng bahay kapag madilim. Kagaya kanina, hindi tayo makapasok. Kagaya akala natin, ano eh. Abandonado eh. May bahay naman. Ay, may tao pala. Tapos ano, madilim. Madilim talaga. Pero kapag pumaliwanag ang bahay, maliwanag din yung ano, pananaw. At syempre, di ba, ang nag, ano ng liwanag ay ang ating Panginoon. So, tignan natin kung anong maitutulong natin dito sa bahay ni Nanay ano? Shun. Para magliwanag naman itong kanilang ano, tahanan. Ay, ano pala yung asawa ni Nanay pala? Asa na ang asawa mo Nanay pala? Patay na? Matagal na? Oh, buti hindi ka na ulit nag-asawa. Bakit naman ayaw mo? Ha? Ay, meron po kaming ano, meron po kaming balo na senyor doon. Si Tatay ano, si Tatay Rogelio. Naghahanap to ng magum. Ha? Ayaw mo na? Ayaw mo na mag-asawa, Nay? Napatili siya. Hindi ka naman naman nag-aanak. Vlogger yun ay, vlogger. Oh, may kita. Anong landi sa kuya dyan? Ano na lang mag-arabubas? Ano daw? Ay na lang daw mag-asawa. Ganun ba? Buti si kuya, hindi nagkaroon ng girlfriend. Tawa ka ng tao, naiintindihan mo ba? Pero ikaw na talagang ayaw mo na mag-asawa? Kaya ako natatawa, relate ako sa kanya, si Mama ganyan din eh. Oo nga, imbinan ko. Bata pa po kami. Teka muna, bakit ayaw mo na mag-asawa? Ayaw ko. Ha? Bakit nga? Di ba masarap yung mayroong kayakap? Ay, habok mo na. Sayang yon kay binata man. Ayaw mo magpayakap kahit sa apo mo? Sawa ka na sa yakap. Ilan taon, ilan pala yung naging anak nyo? 10?
10. Ay, kaya naman pala. Tapos namatay pa si tatay nang maliliit pa sila. Nako, kung hindi pala yung namatayin, baka naging 20. Ano, Nay? 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 Kung hindi namatay asawa ang agom mo, baka naging 20 anak mo? Ay, awa na ako kaya. Pinapasaya lang kita, Nay, ha? Huwag kang magalit sa akin, ha? Ayan, pero talagang ayaw mo na mag-asawa? Ay! Ayan. Sige, tama na lang din yan. At least, ano na. Tama na yan. May alaga ka pang isa, no? Ay, si kuya. So, ayan. Medyo masaya naman din po kami dito. Malay mo, Nay, pag-pray mo na may mag-share ng blessing para papinturahan bahay mo, no? Gusto mo ba yun? Ayan, no? Para daw po lumiwanag ang buhay. May liwanag ang buhay. Kaya nga. Opo. No, ano po 'yon? Bayanihan. Bayanihan. Ano, tapos sila yung mga asawa magpe-prepare ng pagkain. No. Merienda. Pero ayun pala, tamang-tama pala si Pastor, no. So, siguro mga isang balde o dalawang balde lang po ito. Tapos mga brush lang. Brush at saka roller. No, ayan, mga kalingap, no. Sana naman po sa mga may mabuting puso diyan, si nanay na lang po wala po siyang trabaho at si kuya na paralyzed ay inalagaan pa ni nanay. Bagamat may mga anak po siya dito sa paligid, pero tama lang din po na mabigyan sila ng kaunting pagkain na ikabubuhay nila. So, sa tingin ko po ay kailangan din ni nanay ang tulong natin para po kahit papano ay makasurvive naman po sila sa pang-araw-araw. So, salamat po kay Pastor Noli na nagkwento sa atin tungkol po sa kanila. Anong, Pastor? Ilang panahon na muna po silang tinutulungan, Pastor? God's will po, lakong unang kalaban ng Panginoon, makapagbigay tayo ng tulong hanggat po sila di nakakapagano masyado. Hanggat hindi nakikita ang lumalakas po sila, yung bahay, yung liwanag, para makita natin yung maliwanag niya kalambuhay. Ayun. Alam mo yung Christmas season na darating ko, talangin natin sa Panginoon na mabilis po silang mag-anak. Amen. Yung mag-ina. Opo. Para sa po rin ng Panginoon, salamat sa God, salamat po sa mga kapatid. Sito po kay Pastor Rich Falcon, saan po ito. God bless po ang lahat ng karangat. Amen. God bless po. Ayan. So, ikaw ate, ano po ang masasabi mo at nakapunta tayo dito sa bahay nila? Papasalamat po kami, Pastor, dahil natulungan ko sila kasi talagang hirap din sila sa buhay. Opo. Mas matagal mo na po silang kilala? Matagal. Ayan. Parang naiiyak pa tuloy si ate. Ayan, so salamat ate ha. At ito po yung misis ni Pastor. Ayan. So ate, ayan, nagawa natin yung ating mahalagang bagay na kumbaga purpose natin ngayong araw na to. So ano po masasabi mo? Nagpapasalamat po ako dahil naabutan po sila ng kaunting biyaya. Dahil talagang kailangan po nila yan. Pagamat may mga anak man, sila ay halos sapat man lang din para sa kanilang pamilya yung kinikita ng mga anak nila. Kaya kung matulungan man po sila ay kaya lubos po kami nagpapasalamat na sana po may mga mabubuting puso po na tumulong sa kanila. Na may mga sponsor po na magbigay po sa kanila para po patuloy po silang mabiyayaan ng galing kay Lord. Salamat po at pinataas po namin ang lahat na ito kay Jesus na ating tagapagligtas. Amen, amen. Salamat ate. Napakaganda naman ng sinabi ni ate. No? Ikaw naman na Mrs. Aljos. Ako po ay nagpapasalamat din ako. Dito ka masyado kang maitim dyan. Okay na yan. Nakikita ko lang sa inyo. Ako okay po ay nagpapasalamat din kila Pastor. Ayan, at kay Sister sa kanila. Mabuting puso po na nandaya po tayo dito kila nanay. Naabutan po natin sila ng kahit po. Blessing po na nagmumula po sa inyong lahat.
So ayan po, maraming salamat po sa inyong lahat na walang sawang pagsuporta sa amin na Rich Bako. So ayan, glory to God po, at si God na po ang magbabalik sa inyo ng siksikliglik. Ayan, para marami pa po tayong matutulungan, mga kalingap. Hindi lang po sa pagpa-farm tayo binibless ni Lord, pati po sa pag-abot po ng blessing sa mga kababayan din po natin na nangangailangan. So maraming salamat po sa inyong lahat, and sa inyo po lahat. And glory to God. Amen. Sa Diyos ang papuri. Yeah, shout out. Inulti mo. So shout out po sa ating mga kapamilya, kalinga, kaibigan. Ayan, kila Kuya Bal Santos Matubang at Edna Vlogs Kalinga Prab. Sa lahat ng mga kalinga partners natin, isang magandang hapon po sa inyong lahat. Isang maulang gabi na po ito. Ayan, gabi na ang aming pagbaba din. Pero salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay. At kahit sa kaunting ayuda lang po na naibigay namin sa pamilyang ito ay nawa ay maging malaking tulong po ito sa kanila. So shout out po kay Tita Maria Luis Vlog, Tita Irma Haugen, Tita Emily Victoriano, Tita Terry Anderson, Tita Norminda de Leon, shout out Cubs Heart Borbolen, Janet Johansson, Ma'am Lena Barbose, Tita Love, ayan kay Tita Love, Ma'am Lita Haber, and Ma'am Lauren Agustin, maraming salamat po sa inyong lahat. Ayan kay Ma'am Shines ng Tropang Global Compassion, Kako sa TV ng Team Dungaw, Joey the Great, Alex Librada, Rose Aguirre Vlog, Glyza Barona, shoutout po sa inyong lahat. Kay Taong Gala, shoutout kapatid, and sa lahat po ng mga team kauri natin dyan, shoutout po sa inyong lahat. Huwag po natin kalimutang suportahan, Charity Official Vlog, Kalingap JM, Al Jasigal TV, ayan, at maging si Coco Marti, si Jose Francisco, Jom TV Official, Percival Nares, and J.J. Lin Vlogs. Ayan, shoutout po kay Ma'am B. Conci, ayan, kila Dang Mundo Vlogs, shoutout po sa inyong lahat, at sa iba pa po nating mga kalinga partners. God bless us all, magandang buhay po sa ating lahat.